inyong pakikibahagi sa banal na Ekaristiya. Ngayon po ay dalawang pong linggo sa karaniwang panahon. Magsitayin po tayo. Magsitayin po tayo. Sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa
sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Purihin natin ngayon ang Diyos sa ating papuring awit. Gumawa na ng birahan itong karunungan na itinayo niya sa pitong patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abuti ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit. Sa mga walang muwang, ay ganito ang sinambit. Halik kayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggalin ang inumin inilaan ko sa inyo. Isanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon kayo, kanyang bayan, nang makamtanin niyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din. Sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang ang poon susundin, sa anumang bagay hindi kukulangin.
Magsumikap tayo ng kamtin ang Panginoong butihin. Lapit ako'y tinggin, mga kaibigan, at kayo ngayon aking tuturuan na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba inyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawin, masamay layuan. Pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at itulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakasisira iyan ng maayos sa pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyo makapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking katawan." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paano maibibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsubo sa akin
at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya. Gayun din naman, sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, pagsiupo po tayo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Thank you very much. Meron po ngayon na popular na kawikaan, lalo na po ngayon na tila baga po ang hilig ng tao ay kumain. At ngayon, ang tao pag kumain, no, hindi tumitigil hanggat hindi tulero. No? Kaya meron po tayong popular na kawikaan na nagpapahayag ng ganito. We become what we eat. We become what we eat. Kung kayo ay mahilig sa baboy, sa maka, at sa mga fatty foods, then definitely what you will have is high cholesterol, high blood, and all those things. Or kung ikaw naman ay mahilig sa mga matatamis, definitely, no, mataas ang blood sugar mo at meron kang diabetes. So, we become what we eat. And this is what Jesus wants us to become in the gospel that I have just proclaimed to you a while ago. Nang sabihin niya sa atin na ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. So this is what Jesus wants us to become, that as we regularly partake in this Eucharistic meal, we become like Jesus. Because eating is a sign of communion. Ang pagsasalo-salo, ang pagkain, ay tanda ng ating ugnayan. Doon ho sa mga kaedad ko, no, very seldom na nangyayari na ho ito. Doon ho sa mga kaedad ko, natatandaan ninyo, noong araw, hindi tayo kakain at hindi kompleto ang pamilya. No? Ngayon, kanya-kanya na. Isang beses umuwi ako doon sa bahay ng kapatid ko sa Pasig. Taga-Pasig mo kasi kami. Pagpasok ko doon sa ano, iinom ako ng tubig. Nakapaskil doon sa door ng refrigerator nila. Ang ganito, na-notice. Alvin o Arvin, kumain na kami. Kung gusto mong kumain, iinit mo na lang ang pagkain na sa loob ng ref. No? So, nakalagay pa doon, PS, kung ayaw mo ng ininit na pagkain, may hotdog sa freezer. No? And all that I am, no? I'm scandalized, no? Because noong araw, natatandaan ko, talagang hindi kakain ang buong pamilya kung hindi kumpleto ang buong manana. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang tamang lugar. Di ko ba? No? Ang tatay at ang nanay nasa kabisera.
malapit sa kanya yung panganay na anak, dito naman sa kaliwa, no, no, nandoon naman yung pangalawa, and so forth, hanggang no, yung bunso ay katabi ng nanay. Kasi kinakailangan asistihan pa siya sa pagkain. No, at doon, no, kung may mga pagkakataon naman mo na may absent na anak dahil may hindi may iwasang pupuntahan o errand na gagawin, gagawin pa rin mo ng nanay ko ay ito, ihahain niya ang lahat ng pagkain, pero bibigyan niya agad ng warning from the beginning, o wala pa ang atin nyo, hindi lahat ng pagkain ay uubusin, wala pa ang atin nyo. So, sa pamaraan ng ganoon, no, nakikita ng bawat isa na hindi lamang ikaw ang tao, hindi lamang ikaw ang anak, may kapatid na dapat tayong tirahan. May kapatid tayong dapat alalahanin. And in that encounter, so intimate, no, and so relaxed, and yet, no, deep communion happens. Deep communion happens. So again, and this is what Jesus, no, this is what Jesus wants to happen to us. When He said, "Tandaan ninyo, malibang kalimin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay." So that communion, because as we ano, continuously partake in this Eucharistic table and receive Jesus in Holy Communion, He wants us to become little by little like Himself. Banal. Inaalaala ang kapwa, may respeto sa isa't isa, at hindi ang sariling kapakanan lamang ang isinasabuhay at isinasaloob. So, para maipakita ko pa rin po sa inyo how deep this desire of Jesus for us is. Di ho ba, pag tayo ho ay humawak ng apoy, kung tunay na apoy iyon, hindi maaaring hindi tayo mapapasok. Pag tayo po ay lumusong sa tubig, at yun ay tunay na tubig, hindi maaaring hindi tayo mababasa. Kung ang tinanggap natin sa banal na paikinabang, at ang ating pinagsuluhan sa banal na misa ay si Jesus, hindi maaaring hindi tayo unti-unting matulad sa Kanya. Pero how many times have we received Jesus in Holy Communion? Maaaring hindi na natin mabilang. No? Napakaraming beses na. But have we reflected Jesus in our life? Nakikita na ba ng ating kapwa sa atin ang buhay na larawan ni Jesus na ating walang sawang tinatanggap sa banal ng pagkikinabang at walang sawang pinagsasalungan sa banal ng misa? Let us pause for a brief moment of silence. Ask the Lord for that grace that we may become what we regularly eat in the Holy Eucharist, and that is no other than but the flesh and blood of Jesus we receive in Holy Communion. Na may pagpalain tayo lahat ng buong may kapal.
Magsitayo po tayo. Nawa, tuwi na niyang pakaing at ingatan ang Eucharistia bilang sakramento ng katawat tubo ng Panginoon, ang pagkain ng bibigay buhay. Manalangin tayo. Jesus, pagkain ng bibigay buhay, tingin mo kami. Para sa lahat ng ating mga pinunong panreligyon at pangbayan, nawa, paglingkuran nila ng lubos ang bayan ng Diyos para sa kapakanang panlahat. Manalangin tayo. Jesus, pagkain na bibigay buhay, tingin mo kami. Para sa lahat ng kabataan ng ating bayan, nawa higit nilang mapahalagahan ang Eucharistia sa kanilang masiglang paglahok sa misa. Manalangin tayo. Jesus, pagkain na bibigay buhay, tingin mo kami. Para sa nakadarama ng pagtanggi, para sa mga may sakit at mga nag-aagaw buhay, nawa, marasap nila sa kumunyong sakramental ang bukal ng kanilang pag-asa at ang ugat ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Jesus, pagkain ng bibigay buhay, tingin mo kami. Para sa ating lahat na narito sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon, nawa, isabuhay natin ang diwa ng ganitong sakramento sa pamamagitan ng tunay na pagkakawang gawa at lubos na kahandaang tumulong. Manalangin tayo. Jesus, pagkain ng bibigay buhay, tingin mo kami. Tahimik natin panalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo.
Jesus, pagkain na binigay ng buhay, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, salamat sa iyong napakahalagang kaloob na Eucharistia, naway lagi kaming mamuhay alinsunod sa mensaheng umaabot sa amin sa pamagitan ng dakilang sakramentong ito. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo tayo. Ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakda na magkaroon ng gabi at ng araw. Gayun din ang tag-init at ng tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahando para sa inyo. Gayun din naman na umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsitayin tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming obispo, kasama ang kanyang katuwang na obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na tinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mong kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ina rin namin na kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumayin. Magbatingan kayo at maghangat ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
narito ang kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong sa Kanya ay tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Kundi sa isang salita ko lang ay gagawin na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa kaayusan ng komunyon, sisimulan natin ang pagbibigay ng komunyon sa mga nakaupo sa unang hanay ng upuan at sunod-sunod na hanggang sa ulian. Nakaupo o nakatayuman tayo ay may mga ushers na gagabay sa atin. Sa mga hindi nakasunod sa dress code, may mga shorts po na ipahirang at ibalik na lang po sa ushers pagkatapos tumunggap ng komunyon. Salamat po. Jesus,
Sa kanyang pagiging aming kapalis bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiluhod ko ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa kapalitan. Panginoon, sa panahon ng pangangailangan ay humihingi kami ng tulong, bunga ng aming pagkamulat sa nagbabat ng pagkawasak ng kapaligirang ipinagkaloob ninyo sa amin. Bunga ng malawakang paglalakad ng Dulhiya sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalooban ninyo kami ng sapat na lakas upang may paraganang ang kabutihan, katanungan, pagmamahalan at kapayapaan. Sa gitna ng labanan, ituro ninyo sa amin ang pagtutulungan. Sa kasaganaan, ang pagbibigayan. Sa karalitaan, pagkaroon po sana ng maayos na pamumuhay. Kung manginibabaw ang pagkamakasarili, ituro ninyo sa amin ang kababahang loob. Sa kawalan ng katarungan, matutunan sana namin ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Kung may di pagkakaunawaan, magkaroon po sana ng pagkakasundo at pagkakaisa. Sa kawalan ng pag-asa, mainipin po sana namin ang mabuting balita. Turuan mo kaming kumalinga sa halip na kalingain, maglingkod sa halip na paglingkuran. Huwag po sana kami maghangad ng karanyaan at punuin ninyo kami ng inyong pag-ibig at kaluwalhatian. Pahintulutan ninyo kami maging katulad ninyo sapagkat sa ganitong paraan lamang namin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng buhay na makapagbibigay sa amin ng bagong pag-asa. Amen. O Maria, Reyna ng kapayapaan, ipag-alangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Inaanyayahan ang Nazareth Ministry ng EDSA Shrine ang lahat ng single young professionals na may taong gulang 24 hanggang 40 na sumali at sumama sa pilgrimage sa Laguna sa Setyembre 26 na may temang Lakbay Dasal para sa Kapayapaan kasama si Biling Maria. Para sa karagdagang detalye, lapitan lang po ang mga miyembro ng Nazareth Ministry sa Nazareth Booth sa may labas ng simbahan sa gawin ng EDSA Shrine o lumapit sa tanggapan ng EDSA Shrine. Maraming salamat po. Pangalawa ko, sa akin mong paglilinis at pag-aayos, paglalagay sa kaayusan ng ating shrine, nakita ko ang napakaraming kopya nitong EDSA Shrine copy table book, no? Na ibinalik na ho sa atin ng National Bookstore dahil tapos na ang kontrata
ay kung mananatili sa kanilang bodega, magbabayad tayo ng storage fee. So, ang nakalagay ho dito na presyo is 1,000 pesos. So ngayon ho, dahil sa kailangan natin ng pera sa shrine para ho sa ating patuloy na pag-maintain at pagsasayos ng maraming mga bagay. At pangalawa ho, para ho naman mayroon tayong masimulan na employees fund. Kasi ho, for your information, dalawa ho at the end of this month ang mag-retire na nating empleyado. At nagtrabaho ho sila dito, ang isa ho ay for 20 years. At ang isa naman ho ay for 18 years. Ang isa ho yung hardinera natin, no, na hindi na lumaki dahil sa si Aling Gloria. At ang isa naman ho ay yun ang ating labandera for the past 18 years, naglalaban dito, no? Hindi na rin ho lumaki, kaya ang tawag ko sa kanilang dalawa, ang dalawang duwende. So she was washing the linens and the clothes, no, for the past 18 years. So, eh kung susundin po natin ang batas ng labor, no, at i-consider ko naman ho the year of service na kanilang ipinaglingkod dito sa shrine, doon ho sa dalawa ay will be needing more than 500,000 for their separation pay. So, hindi pa ho yun, it is simply the minimum, no? So, kaya ho, ngayon, kaysa naman ho nakatambak to, yun ho mga empleyado natin dito sa site, may table ho doon, at saka ho may table doon, para hindi kayo makatakas, no? Ang lalabas doon sa pintuan ngayon, no, hindi papuntang langit yun. Ang papuntang langit ho, yung itong nandito sa kaliwa at nandito sa kanan. Yun, papuntang, bahala na kayo. So, pagdaan ho ninyo, you give a donation of 500 pesos and you will get a copy of this for free. Or 300 pesos, kung ano man ano. At kung hindi man ho ninyo kaya yung amount na yun, just give us a little donation again for the maintenance of the church and for our employees fund. Maraming salamat ho sa inyong generosity at maligayang paglalakbay patungong langit. Matayo po na. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay, ang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos.